mahiwaga nga alamat ni Papa Carlo! Alamat ng... Ano alamat natin ngayon? Pustiso? Alamat ng pustiso? Oo. Nung unang panahon kasi Papa Jepoy, sa siguro sabihin na natin mga 7th century, kasi 7th century na imbento yung pustiso, dentures. At ang unang gamit nila ay ngipin ng mga... Ngipin ng ano? Animals. Tulad ng? Tulad ng... Cobra. Parang dalawa lang yun ah. Dalawa lang yun. Kaya pala nung unang panahon si Dracula, ganun ang ipin. Pustiso pala yun, yung kay Dracula. Pustiso, dalawa lang. Sa cobra yun? Na cobra. At kung galing sa animals nga, anong hayop nga? Anong hayop? Saan sila kumukuha? Minsan yung mga ngipin ng, ano, ng mga monkey. Monkey? Oo. Doon din nila kinukuha. Ah. Eh, kakabukas lang na coffee shop. Pumunta sila doon. So, nag-offer agad. Sir, try niyo yung bestseller namin, sir. Yan na. Anong bestseller nila? Anong bestseller nila sa coffee shop, ha? Kakabukas lang. Ano yung bestseller nila? Oo. Ano yung bestseller nila? Oo. Tinanong niya. Sir, ano yung bestseller niyo dito? Sir, kakabukas lang namin, sir. Wala pa kaming bestseller. Eto na nangyari. Doon sa coffee shop, yung mga tao na addict, hindi nila alam, yung coffee pala ay nakaka-stain ng ano, ng ngipin. Nakakanilaw. Isa yan sa mga nakakadilaw ng mga ngipin, Papa Jepoy. Mm. Or yung mga red wine. Alak. So, nung unang panahon, hindi pa nila alam kung paano paputiin yung mga ngipin nila. Mm-hmm. So, ang ginawa nila, binungal nila yung ngipin. Mm-hmm. Binungal nila. Eh, alo? Tapos? Tinanggal nila yung mga ngipin. Hindi pa nila alam paano ayusin. Hindi nila pa. Ganun lagi. Tinatanggal nila yung mga ngipin. Ngayon, eh, napapansin nila, medyo comedy yung mukha ba? Pag walang ano, pag walang ngipin. Bungal kasi. So, in short, Papa Jepoy, doon na nila na-invento itong mga false teeth, yung mga dentures. Doon nila kinuha sa mga ano, sa hayop. Or sa mga taong natatanggalan ng mga ngipin, iniipon nila yun. Kaso nga lang, eh, noong unang panahon, yung mga false teeth, eh, hindi pantay-pantay yung mga ngipin nila. Kasi nga, imagine mo naman, ginamit na ipin, cobra. Cobra. May pangil dito sa gilid. Eh. At dumaan yung mga taon. Hmm. At na-discovery nila ang yung nagpapatibay ng ngipin. Ano? Nagpapalinis ng ngipin. Yung toothpaste. Toothpaste. Ano ba ang nagpapatibay sa ngipin? Calcium. Calcium. Oo. Saan makukuha ang calcium, Papa Carlo? Ang calcium nakukuha? Saan? Hindi mo alam? Saan makukuha ang calcium? Hindi mo alam? Hindi. Saan? Sa bulalo? Ha? Saan makukuha ang calcium? Kau. Kau? Oo. Ako? Kau. Ako nga? Kau. Pwede sa gatas ng baka or sa kalabaw. Or nung bata kayo, gatas ng inyong mga nanay. At nung unang panahon, Papa Jepo, yan, bago pa man yung toothpaste na yan, asin muna ang ginagamit. Asin? Asin muna ang ginagamit ng mga tao. Pampalinis ng ipin. Oh, or meron silang inunguya itong mga dahon ng peppermint. Ah, para fresh. Para fresh. Mint. Minty. Hanggang sa merong nangangalang William Nebergal. William. Sino yan si William?
Ito yung nag-invento ng cavity prevention. Toothpaste. Ayan! Yung cavity. Yan pala yun. Saan dyan? Ha? Saan yan? Sa cavity? Sa Bacolor. Sa Cavite lang pala. Dinala mo pa ako sa Italy. Ng kiss. Sa Bacolor pala. Bacolor. Unang postizo sa Bacolor. Bacolor. Last of three. Cavite. Ang mahiwagang alat ni Papa Carlo. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.